Naranasan mo na ba yung tumitira ka tapos lahat ng adjust ay ginawa mo na, tama naman yung sipat mo, tama naman yung iyong pina, pero bakit sumasablay ka pa rin? Kung minsan ay parang hindi ka mapakali na parang may mali sa iyong tayo o stance, tama ka. I-revise mo o check mo kung may mali nga sa iyong tayo. Tamang-tama, huwag kang aalis dahil ang topic natin ngayon ay tamang tayo o yung stance. Okay, umpisahan natin doon sa tripod-like stance. So, kung titingnan mo yung bilog na yon na naka-encircle yung aking kanang paa, tapos tingnan mo yung inverted letter L doon sa elbow at doon sa arm na nakahawak sa bat, at isa pang circle doon sa left side ng aking paa, yan ang ideal o proper stance. So, bakit parang tripod? Para stable ang iyong tayo, at kahit anong hagod mo, hindi papaling o walang sudden movement sa pagtira mo. Yan ang ideal na stance sa billiard. At napakalaking factor guys kung mali ang stance mo o tayo mo sa billiard. Mamaya ipapakita ko yung mga maling tayo. So isa sa tamang factor o kasama sa tamang stance ay yung tamang alignment ng mata. So titingnan mo dito yung elbow, yung tako, yung dominant eye mo ay naka-align doon sa line of shot. Iba-iba po ang line of shot ng tao o dominant eye. Meron po akong video paano malaman kung ano ang dominant eye mo. Hanapin nyo na lang dyan sa playlist. Itong next scenario na to ay papakita ko yung left angle o left side noong proper stance. So, katulad nung nauna, nakita nyo kanina nung una, ayan, may bilog yung kaliwa, may bilog yung kanan. Yung mahabang linya na to, yun yung alignment noong kanang kamay mo na may hawak ng bat, naka-align dun sa tako, sa line of shot. Yun ang tamang stance. Ngayon, ito yung back view noong stance. So, kung titingnan mo, naka-align yung paa, yung right foot doon sa may hawak ng bat. Tapos, parang tripod, naka-forward ng konti yung left mo. Ngayon, ito yung tamang paghawak ng bat. So, hindi po ganyan. So, marami po tayong mga beginners na may maling habit. So, iba yung nakapasok. Ang problema sa nakapasok, tatama siya sa tiyan mo o dun sa side mo, sa sinturon mo. Problema naman dito sa nakapalabas yung fist mo, ay possible na mag-sway yung tira to the right. At ito yung kumakalog-kalog dahil sa sobrang hagod. So, tamang hagod lang. Ang grip po natin ay parang may hawak kang baby na ibon o isang maliit na ibon o paper bag. So, ito yung sinasabi ko na yung fist mo na may hawak ng bat ay naka-align dun sa unang paa o sa right foot kung saan naka-align yung object ball o yung cue ball. So, guys, ito yung naobserbahan ko sa mga bilyaran na tayo ng mga beginners na hindi nila alam ang tamang stance. So, itong stance na to parang ginagamit to ng mga snooker player. So, ito yung mayroon parang bowling stance. So, medyo nakakatawa siya. So, may gumagawa nito. Lalo na kung wala ng gana, naunahan ng talo, kung ano-ano lang stance ang ginagawa. So, kanya-kanya stance. Ang problema, pag nakaka-shoot ka sa ganitong stance, ito na yung magiging habit mo, bad habit na. So, mahirap na siyang i-correct. Kasi yan ang magiging nakasanayan mo. So, as early as a beginner, mas maganda na matutunan natin yung tamang stance. Okay guys, these are the things to remember. Recap tayo. Kailangan parang tripod para hindi mabuhay ang iyong pagkakatayo. Hindi ka gigewang sa kaliwa o sa kanan. So, practicein nyo rin yung elbow alignment, inverted L, na dapat parallel siya doon sa tako mo, diretso doon sa cue balls kung saan mo titirahin yung bola. Tapos yung bat grip mo, maluwag lang, tamang-tama, hindi mahigpit, hindi masyadong maluwag para hindi dumulas, parang may hawak ka lang na plastic bag o grocery bag or parang may hawak kang maliit na ibon na hindi dapat mapiga. And yung cue alignment mo, dapat naka-align yung mata mo o yung dominant eye mo doon sa tako mo
na naka-align naman doon sa hawak ng bat mo diretso sa paa. So isang diretsong line of shot po 'yon. So hindi pwedeng nakapaling. Kung dominant eye mo ay kaliwa, dapat yung kaliwa ang naka-align sa tako mo, o sa gitna ng ilong yung tako. So ang mga tao po ay iba-iba ng eye alignment, so hindi po pare-pareha. So try to find kung ano yung dominant eye mo, na baka yun yung nagiging factor kung bakit ka sumasablay, which is also an integral part o important part ng stance. And of course, yung lagi ko nire-remind bago dumapa, yung pre-shot routine, dapat tama yung sipat mo bago mo ilapag yung paa mo at yung tako sa mesa. So I hope may natutunan po tayo ngayon. Please like, share, and comment below if you want to say something. At dun sa hindi pa ho nakaka-subscribe, dami po tayong video, subscribe kayo and watch my videos. So good luck po sa paglalaro ng bilyar, and more power.